Ito naman, wrong. Sorry, ha. Ilang taon ka na? 15. 15 years old ka? Opo. Nanganak ka ng anong taon? 14. Dalawa na po anak ko. Yung una mong anak, ilang taon? 1 taon po. Yung pangalawa? 3 buwan. Sa isang lalaki lang ba yan? Yung unang tatay na anak mo, boyfriend mo? Opo. Matagal kayo magka-relasyon? 6 buwan. So nabuntis ka, ha? Opo. And then, naghiwalay kayo. Bakit kayo naghiwalay? Pinagtapat ko po sa kanya na buntis ako. Sabi niya po hindi daw siya yung ama. So tapos, tinalikuran ka? Opo. Okay. So nagka-baby ka, wala yung tatay na anak mo. Ngayon, nagka-baby ka ulit eh. Nagka-relasyon ka ba ulit? Opo, sa 62 years old. Mga tsismosa! Pakinggan nun natin. Okay, okay lang yan, okay lang yan. Huwag mong ano yung sarili mo. Rang, nandito ka para makapagbigay aral ka sa amin. Alright? Okay lang yan. Pakinggan po natin. Isipin nyo na anak natin si Rang. Pakiramdaman nyo po kung ano yung dinadala ng taong ito. So, pakinggan po natin ang istorya ni Rang. Dahil love ka sa isang 62 years old. Opo, kasi po tinutulungan niya po ako. Nung wala po yung tatay ng panganay ko, siya po lahat nagsusustento. Okay. Siya ba ay binata? May anak din po siya pero wala po siyang asawa. Hanggang ngayon ba? Patay na po siya eh. Ah, patay na. Pero alam niya nagka-baby siya sa'yo? Opo. Nakita ba niya yung bata? Opo, bago siya namatay. Anong kinamatay niya? Cancer po sa atay. Pero tinulungan ka niya? Opo. Sinusustentuhan po ako ng anak niya ngayon eh. Mabait naman pala. Tanong ko lang, bakit umabot ka sa ganito? Kasi bata pa lang po ako, hindi ko na po nakita yung nanay ko. Sige, pakilala mo, sino kasama mo? Pinapakilala ko po ang pinakamabait na papa, si Papa Dan! Hapon! Maganda hapon po! Tatay Dan, kamusta kayo? Mabuti, well. Okay. Pakiayos nyo na yung buhok nyo kasi... Yeah, binibiro ko lang kayo para naman maging masaya. Ano po ang ginagawa nyo sa inyong buhay? Sa sidecar. Sidecar, pedicab? Nangangalakal. Sa ano? Dito po sa Sampaloc. Napakabata ng anak nyo. Asan doon ba yung nanay niya? Eh kasi nung pinanganak yan, well, 10 buwan pa lang, dinala ko na sa mama ko sa Pangasinan. Bakit? Eh, para makapaghanap buhay ako. Eh, yung asawa nyo, asan? Nung 1 taon na siya, umalis siya. Ha? Umalis na siya, sumama sa iba, papuntang Bisaya. Ah, iniwan kayo? Naiwan sa inyo si Rang? Ah. Ano ang gusto niyo sabihin sa anak niyo kay Rang? Ara, kahit masakit sa loob ko yung nangyari sa buhay mo, nakaalalay pa rin ako sa'yo. Alam kong ito ay isang halimbawa na magbibigay aral sa iyong buhay. At sana'y hindi na maulit muli. Maraming salamat. Mahal na mahal kita, anak. Pa, maraming salamat po dahil napalaki niyo po ako mag-isa. Kahit nangangalakal lang po kayo. Sorry po kung nagkaroon po ako ng maagad mag-anak. Yun lang po, mahal na mahal kita. Salamat, anak. Salamat. Sa nanay mo. Ngayon yung camera lang. Baka yung nanay mo. Ano ba pangalan ng nanay mo? Sabihin mo. Mama na lang. Mama, sige. Ma, sana naman magpakita ka sa akin. Tagal ko nang pinapangarap na makita ko. Yun lang po. Gusto mo bang makita ang nanay mo? Hindi, totoo. Kilala mo ba sa litrato?
Pangalan, ano ba pangalan ng nanay niya? Maria Teresa Enriquez Suel. Maria Teresa Enriquez. Magkaisip mo, makiusap na kay Miss Jessica Soho. Miss Jessica Soho, sana po tulungan niyo po ako makita yung nanay ko. Yun lang po. Yun. Okay. Grabe naman yung buhay ng mga batang to, lalong-lalo to si Rang. Kita nyo? Nakita nyo, may mas mahirap na buhay yung sitwasyon, no? Pare-pare yung kalagayan niya, pero siya, hindi nakita yung nanay niya. Swerte pa rin kayo dahil may kasama kayong ina, di ba? Nakatuwang nyo sa pag-aalaga ng anak nyo. Ilan taon yung anak mo? Ilang buwan? Isang taon po. Yan, yan. Pati natin. Ano pangalan niya? Aaron. Aaron! Barkada ko yan, eh. Ano gusto mo sabihin sa anak mo? Nak, ayos lang sa akin na binigay ka sa akin ng tatay mo. Mahal na mahal kita. I love you. Yun lang po. O, yung pangalawa mo anak, si Aaron yan. Ano pangalan, pangalawa? 3 months old lang daw yung bata. 3 buwan pa lang? Opo. Ano pangalan? Catalina. Babae? Opo. Okay. Catalina, magpakabuti ka sana. Maging malusog ka pag laki mo. Yun lang po. Huwag mo akong gagayahin. Natatawa ka pa. Okay. Ito ho ay aral sa mga bata. Ha? Sila ang mukha. Okay, sila ang larawan. Yung mga, tunay na buhay na nangyayari sa ating mga kabayan. But anyway, huwag nyo sisihin ang sarili nyo. Nangyari na yan. Alagaan nyo yung mga anak nyo at mangarap kayo ng tama sa inyong pamilya. Palapakan po natin ng mga batang ito. Bakit ka sumali rito? Pinakita mo sa mundo. Para po malaman po ng ibang bata na yung mahirap ang buhay. Ganun po. Huwag po sila maaga magkakaanak. Yan lang po. Ikaw, Abby, meron ka bang gusto sabihin din? Si Abby naman. Ano po? Kapag ka po nadapa ka, matuto ka pong bumangon. Meron naman pong second chance, third chance. Meron naman pong second chance eh. Basta po yung susunod po na hakbang, siguraduhin nyo na po na tama. Yun, okay. Roddy? Sa mga bata po na katulad ko, huwag po sana kayong gumaya sa amin. Mahirap po magpalaki ng anak, mahirap po mag-alaga. Pati po kasi pag-aaral nyo, madadamay. Ayan. Sila po ang larawan at sila po, yung mga salitang yan, ang tunay na nagtuturo sa buhay. Okay na kayo? Okay na po. Okay. Palapakan po natin ang tatlong ito. Kakanta ka rin ba? Opo. Ay, nako. O, sige. Kayo na ho ang magtiis. Pakinggan po natin ang 15 years old. Salamat. Magtatapat ko na ho sa inyo. Buntis ako. Wala ka pang pera, di ba? Pag ganito na, ano ko eh. Nadala ko, meron kang 10,000. Thank you, Will.